Ang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kapamilya, isa ka rin ba sa nagnanais na tuluyan ng makulong itong si David dahil sa ginawa nitong pambubugbog kay Camille? Yan ang ating aalamin sa bidyong ito. Disidido na ang mga magulang ni Camille na ipakulong ito dahil nga nakita nila si Camille na naglalakad at mukhang napabayaan na ang itsura nito. At ang lapitan na nga siya ng kanyang mga magulang, dito ay nakita nila na umiiyak ito at may pasa sa mukha. Kaya agad nilang tinanong si Camille kung sino ang may gawa nito sa kanya. Dito nga ay wala nang nagawa pa si Camille kundi humagulhol na lang sa iyak. At sinabing si David ang may gawa nito sa kanya. Kaya naman hindi pinalagpas ng mga magulang ni Camille ang ginawa ni David sa kanilang anak. Kung kaya't gusto nila itong maparusahan at pagbayaran ni David ang ginawa nito sa kanilang anak. Habang si Tanggol naman ay gagawin na ang kanilang pangalawang misyon ni Bubbles na itumba ang grupo ng Red Phoenix. Ngunit tila maunahan sila ng kapulisan na masukul ito dahil sa undercover na ginagawa ni Nasamonte at Jacobe. Kung kaya't posibleng makulong muli ang Red Phoenix na siyang mas lalong ikaiinit ng ulo ni Ramon. Samantala naglulupasay naman sa tuwa si David dahil sa malaking halaga na nakuha nito kay Olga. Dahil nga sinabi niya kay Olga na kung hindi siya nito bibigyan ng kalahating milyon ay aayaw siya sa ipinapagawa nito sa kanya. Dahil muntikan na nga siya kay Ramon ang tutukan siya nito ng baril. Walang kaalam-alam si David na may masamang balita na nanaghihintay sa kanya. Kung kaya't sa kanyang pag-uwi ay laking gulat niya dahil may pulis sa kanilang bahay at inanyayaan nga siya ng mga ito sa presinto upang makuhaan nila ng pahayag tungkol sa mga inireklamo ng mga magulang ni Camille. Ngunit dahil may kayabangan nga itong si David ay bumalag ito sa kagustuhan ng mga pulis at ayon pa nga kay David na hindi siya sasama at pulis din umano ang kanyang ama. Hanggang sa dumating na nga si Rigor at naabutan siyang nakikipag-away sa mga pulis, agad na tinanong ni Rigor kung ano ang nangyayari. At dito sinabi ng mga pulis na may reklamo umuno sa anak nitong si David. Kaya dito ay sinabi ng mga pulis kay Rigor ang kasong kinakaharap ni David. Kaya naman dito ay galit na galit si Rigor kay David. At wala na nga siyang nagawa kundi samahan ito sa presinto. Ngunit hindi pa dito natatapos dahil dito na rin sasabihin ng pulis na sina Samonte at Jacobe kay Rigor na nakita nila ang paborito nitong anak ni si David na may kalampungan na babae sa gitna ng kalsada sa kayang isang mamahaling sasakyan na siya ngang mas ikinagulat ni Rigor. Kung kaya't dito unti-unti nang mabubuko ang kabulustugan at pakikipagsabuhatin ni David sa isang Montenegro na siya ngang si Olga. Kaya naman mga kapamilya, pagkatutukan natin ang mas kapanapanabik ng mga tagpo dito lang sa pambansang teleserye ng Sambayanan, ang FPJ's Batang Quiapo.